Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo, Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo, Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yes, Yo, Topacio! Yes, Yes, Yo! Yewa, mga kasama! Magandang umaga po! Ang ating oras ay 11:06. Ang ating araw ay ano ba ngayon? Miyerkules, ano? Huwebes. 21. O, petsa 21. Birthday ng misis ko, kaya hindi ko pwedeng makalimutan. Happy birthday, Lavidang. Wow, happy birthday, ma'am. Oo, at syempre po si Attorney Ferdy Casulito, Mr. Sex Appeal, Topacio ay sumasa inyo at bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong walang mata. Iyon na. At syempre, kasama kong palagi, walang iba kundi... Yes, yes, show! Ang inyong ligod, Juvie de Guzman, dito sa Yes, Yes, Show! Topacio. Alam nyo, grabe, Ate Jubes, ha? Apo? Kahapon papunta ako rito, umalis ako ng Paranaque 9. Usually ako, 9:30. Grabe. 10:30 nandito ako, mga quarter to 11. Binigyan ko na nga ng allowance sa traffic daw, 9. Alas 11, nasa Makati pa ako. Ay, grabe. Binaybay na namin lahat ng kali sa Makati hanggang bumagsak kami sa Nikos. May appointment ako sa Korte Suprema ng 1:30. Dumiretso na ako kasi sabi ko sa forma ng traffic na ito, malabo ay malabo na, baka malate ako sa... Late na nga, hindi na ako aabot sa dito sa show. Hindi pa ako aabot sa isang appointment. At least maisalba ko yung isa. Opo nga. Yun nga mismo, dumiretso na ako from Makati to Supreme Court. Bakit ba nagkakaganon ngayon? Hindi lang dito ang traffic, hanggang Quezon City. Alam mo, nag-decide ako nang napumunta sa Supreme Court mga 11 quarter, nasa Makati ako. Dumating ako roon, alauna, pasado, 1:30. Halos hindi rin ako muntik na pa rin akong mahuli. Ayun. Pero attorney, at least yung profession mo talagang hindi pwedeng mawala ka doon. Importante yun eh. Oo, speaking of importante, masayang-masaya po tayo ngayong umagang ito sapagkat may tagumpay tayong natamo, hindi para sa sarili natin, ha, Juvie? Opo. Kundi para sa katarungan sapagkat kung nagugunita mo, Ate Jubes, yung kaso ni Antonio, ha, isa siyang negosyante na pinatay ng sarili niyang anak, si Nelson Antonio. At itong taong to ay nagkakengkoy-kengkoy, ha. Na-aresto siya, na-filean siya sa Paranaque, sa Las Piñas. Yung pala, walang jurisdiction yung Las Piñas. Ito namang nakakulong, ano? Ito namang pulis sa halip na i-turn over sa tamang may jurisdiction, which is Paranaque. Pinakawalan. Siya ang magtatago na yung tao. Opo. Ilang taon na nagtago? 2000 na... 8 ba? O 9? Nangyari yung 2013 yata nangyari yung ano, yung patayan. Ilang taon na nagtago hanggang nahanap ng soko ni Gus Abelgas kasi na-picture yung kaso na dramatized. Finlash yung muka ng tao. May nakakilala na sa Middle East pala. Wow, at value. Investors visa. Wow. So nakilala siya, na-repatriate sa Pilipinas. Uh-uh. At humarap sa kaso. At kanina lamang, si Judge Chavez ng RTC Branch 274 ng Paranaque ay hinatulan siya ng habang buhay na pagkakulong sa pagpatay niya sa sarili niyang ama. Parricide yun eh. Talagang karumal-dumal na krimen. Ano yun? Nawala siya sa sarili niya? Ba't siya nakapatay ng kanya? Ewan ko kung ano man yung naging dahilan eh, pinatay niya. Kaya natutuwa po kami. At yan po ay nahanap. Yan taong yan sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption at Citizens Crime Watch na nagpwersa. At kasama natin dito ngayon sa stasyon ay walang iba kundi ang ating boss sa Citizens Crime Watch na si Mr. Jigs Magpantay! Yahoy! Yahoy! Ayan, good morning sir. Nako, nabuhay po ang aming dugo. Sa pelikula, extra tayo dito. Hindi, ikaw ang ano dito, ikaw ang bida rito. Ang bida, yes. Sapagkat ako hindi dahil sa efforts natin, and then nahuli,
Ay, sinuportahan natin yung pamilya ng biktima, nagbigay ng moral support, nandung kami pag nag-hearing. May mga times na talagang ang alam mo, emotional roller coaster ang hearing ng mga ganito eh. Minsan okay yung takbo ng hearing, minsan hindi okay, minsan papa-inhibit nila yung judge, etc., etc. Hanggang inabot ng 10 long years. Grabe, no? Oh, at 2013 na file yung kaso. Opo. 2024 na ngayon, no? 11 years halos. 2008 yata, 2009 napatay si Mr. Antonio Antonio. At inire-ready na natin habang nagkikwento si Jig, sapagkat makakapanayan po natin via Zoom ang anak noong biktima na si Antonio Antonio, na walang iba kundi si Miss Shalen Antonio, na siyang tumatayong madre de familia nung family noong napatay, noong napaslang ang kanyang ama. At i-ready na po natin yung Zoom habang tinatanong natin si Jigs yung mga pinagdaanan nitong it was a long hard struggle, ha? It was a long voyage towards justice. Ano bang mga maishishare mong mga gunitain dito sa kasong ito sa loob ng halos 11 taon na President Jigs? Well, yeah, talagang yung kanyang mga anak, no, yung kanyang pamilya, eh yung kanilang pinagtiisan talaga nilang ipaglaban ito. At kanina nakita ko yung emosyon nila. Oo naman, talagang sila ay halos umiiyak at tuwang-tuwa nung basahin. Ay, napapaiyak ka rin, nakita kita eh. Oo, siyempre naman. Eh, ganoon naman talaga niya, tayo. Papamacho pa siya, pero kasi nakikita ko yung mata niya kanina, maluha-luha na eh. Oo, kasi yung support natin sa mga ganitong mga biktima, no, eh talaga namang madamdamin eh. Pag nung basahin kanina yung desisyon at sinabing guilty, eh talagang nag-uumapaw yung tuwa nung kanyang pamilya. Pagkat siyempre, sa haba nga naman ng panahon, inabot ng 10 taon halos na sila'y nag-intay na magkaroon ng desisyon. Mm-hmm. Sa kulungan din ng tuloy. Ganun pala yun. Hindi, nakakulong naman talaga siya kasi nakakulong. Ano yun eh, may premyo yun eh. Pero, may premyo. Walang Nobel Prize. Ayun. Nobel Prize. Pero, Attorney Ferdy, gusto ko lang maitanong kasi ako yung namatay ng kapatid. Oh! Hindi rin wala rin justice. Actually, nung mga panahon na namatay yun, eh, ako kasi hindi ng gasolina, pang gasolina. Kaya hindi natin kinaya that time. Alam mo, maswerte pa nga itong kwa kasi ikaw namatay yung kapatid mo. Opo. Ako yung aking tatay from 1986 hanggang ngayon. Wala pa rin. Hindi na namin natagpuan. Kaya nga natatag yung Citizens Crime Watch at sumali siya dyan. Ay dahil nga sa mga ganung mga pagkakataon na hindi nagkakaroon ng hustisya. Opo, totoo yan. Kaya nga sabi ko, hindi ako pwedeng mawala dyan. Ayan, kasama rin tayo dyan. At natutuwa naman ako. Congratulations sa ating yumaong si Antonio Antonio. Dahil po sa maaaring kayo rin po ang isang dahilan kung bakit naibigay itong hustisya na to. Oo, anyway, ready na ba yung ating Zoom? Okay na ba? Kumusta yung ating tech dyan? Wala pa? Ala. Ba, bakit wala? Hindi nyo makontak? Okay. Ganun ba? Oh. Yung signal. Yung kanina yung nasambit ng kanyang anak. Kung hindi ka mo kaya ng video, baka pwedeng audio na lamang. Habang kasi habang natin sila ay nagdiriwang. Actually, hindi lang kami ha. To give credit where credit is due, yung si Attorney Ibanez ang nag-prosecute niyan as private prosecutor kasama namin, at ang daming mga ang mga official ng gobyerno, katulad ng kaibigan natin, sino yun, si General? Si General Pero. Pero nag-retire na eh. Dati siyang CIDG. CIDG siya yung time na yun. Matagal niyang tinutukan yung kasong yan. At yung mga bata niya ang nag-testify, yung forensics, yung ballistics. Yung talagang kompleto sa evidence. Oo naman, 14. Walang kawala pala to. 14 na witnesses ang ipinirisinta para masakdal itong si... Pero tinitingnan ko yung hitsura kanina, no? Parang wala man lang sa kanyang yung bahid ng pagsisisi. Walang remorse. Walang remorse, di ba? Immune na yun pag gano'n. Oo, pero nag-iba na yung hitsura niya. Walang iba yung hitsura. Napakalayo na yung hitsura niya dati. Ayan,
Nakikita niyo ba yan? Yan. Oh. Yan ang itsura niya dati. Nung bagong huli siya, yan, medyo maangas pero. Oh. Mm-mm. Noong matagal na siya sa pitan, ha? Ito na naging itsura niya. Ayan, oh. Nag-iba. Ay, talagang ang layo. Ayan, oo, oh, ang layo, oh. Hindi mo mapagkakamalan siya yan. Totoo? Oo, oh, ayan, ayan, ayan. Nelson Antonio, oh. Oh. Parang naging... Ba't naging negro? Ba, ewan ko siya, baka mainit sa, ano? Ah, mainit sa Saudi. Oh, doon sa, ano, sa Saudi. Sa Kuano, oh, grabe, oh. Nag-iba talaga. Ang oh, layo. Uy, nasa Viber na pala. Ayan si na. Si Michelle Antonio at ating kapanayamin. Okay. Good. Audio ba ito? Audio o may wala tayong video? Mga kasama? Audio. Audio lang, ano? Audio lang, audio. Okay. Audio lang. Medyo mahina yata ang signal kung saan sila naroroon. At magandang umaga, Miss Shalen Antonio. Ito po si Attorney Fair dito pa. Siya kasama si Ma'am Jubes de Guzman. At syempre, si Sir Jigs Magpantay dito sa Yes, Yes, Yo, Topacio. Ay, magandang umaga po sa inyo. Kasama ko po ngayon dito si Attorney Ibanez. Sorry, ayan. At naka-audio call kami. Wala kami, ano eh, mahina pong internet. Oo, nabanggit din namin, Miss Shalen, na kasama nyo rin si General Fero. Na nung yes, siya ay nasa CIDG ay isa rin sa mga tumutok dyan sa kaso niya na nagbigay ng mga testigo, yung mga technical witnesses, forensics, medical legal, etc. Oo. So well, of course, ang unang-unang katanungan, Ma'am Shalen, ay anong pakiramdam ngayong the long wait is finally over? Yes. Well, ako po yung it's still overwhelming for me, pero this is all for the glory of God, and we are humbled by this decision. For like, we've been waiting for this decision for almost 11 years, and kaya malaking pasalamat ko po talaga sa lahat ng nakasama namin dito, at sa inyo po, sa mga abogado, sa mga polis, at sa buong community. Maraming salamat po. Yun. Anyway, congratulations. Mukhang narinig ko may mga kalatog pinggan dyan, ha? Naghahanda na. Nakainan kayo, eh. Nandiyan pa sa tabi mo si Attorney Ibanez. Yes po. Ay, oh, Panyero, good morning and congratulations. May tanong lang ako sa iyo, mana medyo human interest. Anong challenges ang iyong hinarap? Anong mga pagsubok ang hinarap mo habang ikaw ay naglilitis nitong kasong ito? Well, una-una, syempre, yung fact na nagsimula, wala siya eh. Hindi natin siya mahanap, di ba? Nagtago to eh. Matagal-tago. So medyo nakaka-frustrate yun. Kala natin, nakatakas na siya sa ano, sa mga kamay ng hustisya. Buti na lang ha, sa tulong ninyo, nahanap natin siya. Nahanap natin siya. So that's the very ano first challenge na ating tinry na isurpass. Okay. Ngayon sa court, yung legal challenges naman sa court, alam mo naman, medyo ano eh, medyo patagal ang ano natin, ang sistema natin. Oh, almost 10 years. Mm-hmm. Oo, 10 years bago tayo na... But at least, nandito na tayo. And justice has been served, no? Yes. Oh, congratulations sa'yo. At dahil sa iyong legal skill and knowledge, this Nelson Antonio was brought before the bar of justice. At sabi nga, may kasabihan tayo, Panyero, di ba? The wheels of justice grind slowly, but they grind exceedingly fine. Yeah. Correct. Si General Fero ba, nariyan din? Andito po, ibibigay ko lang yung, natin, General. Yung AirPod sa kanya. Sandali lang po, ito na po si General Fero. Pero mo, huwag mo nang sumubo ng insipado dyan sa Mary Grace. Can you hear? Kausapin mo na kami. Ayan po. Nasa Yes, 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 to Pasha po tayo. Audio call. Ayan po. Andito na po. General! My friend! Oo, kumusta? Kumusta? Namimiss na kita, sir. At ang balita ko kay Mr. Magpantay, nag-retire na daw kayo. Yeah, 2 years ago, sir. Oo, but we will always be grateful kami sa Citizens Crime Watch sa efforts na ibinigay po ng CIDG when you were heading it sa pagtutok sa kaso at pagbigay ng technical assistance dito sa prosecution. Ako magtatanong ako, attorney. General Juvie de Guzman po. Eh, may tanong po yung aking kapartner na si Miss Juvie de Guzman. Yeah. Alam mo, General, napakahirap maghanap ng taong ayaw magpahanap. Lalong-lalo na kapag ibang-iba ang itsura. Ano pong ginawa ninyo para makuha ang ganitong tao na tunay na naging suspe- ano to?
Accused na. Suspect pa lang muna. Okay. Hinahanap pa. Paano niyo nahanap to? Kasi alam kong madugo ito eh. Madugo yung paghahanap ninyo, di ba, General? Oo nga po. Kasi the crime took place sometime in 2013. And then after that, for the past 5 years, talagang very lucid yung and it was a collaborative effort namin ng family, lalo na kila Shalon sa kila Vlad. Kasi sila yung constantly were talking to us para may update sa mga possibilities. So with that in mind, we're able to locate yung possible area. So ang ginawa po natin, naghanap tayo, nagkalap tayo ng mga possible na sources and informants like sa Middle East. So, luckily, meron po tayong isang inalagaan na naging source din natin to nung nahuli ko si Erwin Espinosa. Ito po rin yung ginamit natin. So, from that, nakipag-coordinate po tayo sa Interpol and sa pong magandang pagkakataon. Alam niyo, General, marami yung mga kagaya ninyo na magagaling maghanap. Ay, oo. Alam mo, unang nakilala ko si General Fero ay yung kay Baron Geisler case. Ah, yes. No, nagtatago yes. Rin si, naku, natolpo. Naputol. Calling po. Natolpo. Okay, sige. Hindi Rafi tolpo, ha? Opo. Tagputol, tolpo. Hindi, attorney, kasi yung mga ganitong paghahanap, napakahirap niyan, lalong-lalo na, ang laki ng difference ng itsura. Mm-mm. Mantakin mo, puti siya dati, nag-iitim. Di ba? Isang bagay. Hello. We're back po. Ayun, no? Sabi ko nga, General, wala, pasensya na po. No problem, ganyan talaga. Sa Pilipinas tayo, masanay na tayo. Laging natutolpo. Hindi si Rafi tolpo, ha? Naputol eh, putol, natolpo. Ayun po, how do you copy, sir, attorney? Kumusta po? Opo, anyway, as sinasabi nga po ni Ma'am Juvie kanina, General, na at bibihira yung katulad ninyong dedicated at sa servisyo. Sabi ko nga, unang nakilala ko kayo, kung natatandaan nyo, sir, ay yung kaso ni Baron Geisler, yung hinipuan si Yasmin Curdy. At yes, siya ay nagtago at napawarant namin. Nilapit ko kay General Fero. Pag-announce si General Fero, natakot yata si Baron Geisler. Kinabukasan, lumutong na. Tumuko na sa krami. Ayun ang magaling. Sir, balikan po si Ma'am kasi kinatanong po. Paano daw natin? Actually po, meron po tayong ako ang mahina maghanap eh. Matagal ko nang hinahanap si General Pero hindi kami nagkikita. Nandito po si Mr. Jinx Magpantay, kaibigan din natin. Ay, pwede po sir tayo magkita. Ako po ay nasa Okada. Isa po na work po ko as a security consultant sa Padangin. So, anytime po, pwede po tayo magkape doon. Ang post ko po doon si General Sina. So, saan ka no? Nasa security, ano siya? Consultant. Saan tayo magkikita, General? Pero parang takot ako makikita kayo. Okada, Manila. Okada is now in good hands with you. Matagal na kami hindi nagkikita nito ni General Pero. Ayaw. Estudyante pa lang to, magkaibigan na kami. At least bawim-bawi siya kasi Okada, hindi lang kung saan kayo magkakape, sa Okada pa. Oo, sa Okada. And then, General, congratulations and hopefully, alam ko marami pa rin mga gaya ninyo na nandito sa bansa natin na nagpupursige rin para makasolve ng kaso. Pero General, sana po dumami kayo. Alam nyo, I'm so thankful sa Panginoon at sinilang kayo at nakatapos kayo ng kurso ninyo sa mundo na meron kayong ginawang kapaki-pakinabang na hindi makakalimutan ng lahat. Ayan. Anyway, General. Hindi naman po. May gusto lang po akong sabihin. Go ahead po, General. Ang sa akin lang po, hindi po natin kailangan talaga dito sa bansa natin ng mga international investigative body para I agree. Ang sarili nating problema. Kaya naman po ng mga local law enforcement natin dito na mag-solve ng crime. At the same time po, ang will of justice ng ating bansa ay gumagana rin po at yung judicial process po natin ay very alive with this kind of vindication na talagang pinapatunayan ng husgado na itong si Nelson nga po ay beyond reasonable doubt ay talagang guilty as charged. Ay isa po ang manifestation na ang judicial system natin is working. So
hindi po dapat pakialaman ang ating jurisdiction ng kung sino-sino pang mga investigative body. Kasi alam ko po ako, bilip po ako kay Atty. Tupacio kasi siya lang po talaga po tayo sa mga ganyang klaseng labanan at hindi po urong. So, kami po nilang challenge sa kanilang labanan at yung mga kapatid. Oh, thank you, General Mero. Pero alam nyo, noong nasa Prague ako, sa City of Prague noong January, ay napakalamig, may umurong. Anyway, General, standby lang po kayo ng Antonio family. Kami po ay mag-break lamang. Ngunit pagkatapos yan, ay tatawag pong muli kami sa inyo para ituloy natin itong ating pag-uusap. At sa nota niyan, yan po si General Fero, kasama rin natin si Ms. Shalyn Antonio at si Attorney Ibanez. Babalikan po natin sila sa ating pagbabalik ng ESSO. Tumasok pagkatapos mga kumarsyo, information, at pagkatapos pagkatapos, maalalahan po dyan si News Flash, si News Flash, at sumunod at kung ano ang pagkatsumahan. At ating oras, alas 11:26 ng umaga. You can toot now. Yes, yes, yo, Tapacio. Si Mr. Yes, yes, yo, Attorney Ferdy Tapacio. Yes, yes, yo, Tapacio. Yeah, mga kasama! Sa oras sa alas 11:35 ng umaga, nagpabalik ang Yes, Yes, Yo, Tomasio kasama si Mr. Sex Appeal, Attorney Ferdy Tomasio at syempre kasama pa rin po si Juvie de Guzman, ang laging naninigas ang kamay. At syempre po sa ating pagbabalik sa ating ikalawang yugto ay narito po tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Ladies first. Yan. Paredes ka muna. Yes, siyempre po maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay namin. Lalong-lalong na si Katir sa Peralta, hi sir, tsaka yung mga bossing natin. Hi, Katirs. Sila Boss Edgar, siyempre si Attorney Rante, yan ang gwapong-gwapo. At sa belated happy birthday po pala kay Sir Dennis Antonor Jr. Yo, sayang wala ako yung traffic. Hindi tuloy ako nakapagpansit. Ayan. Oh, at hindi lang po yan lahat ng mga friendship namin, lalong-lalo na yun sa Metro Vision, yung si Dr. Villaruz, yan, Melvin yes, Villaruz. Congratulations po. Salamat po sa day 2 training namin sa TESDA. Thank you so much. Okay, anyway, ang ating mga Twitter ranters ay ang dami nito ngayon, ha? Sige po. Sabi nitong si Tats, congrats attorney, sabi ni Mr. Polvo, congrats. Antonio Parricide, yan, sabi. Eh, tinatanong ni Mr. Lorag, bakit daw victory pero convicted yung kapatid? Yung kapatid po kasi niya ang pumatay sa sarili niyang ama, ang nagdemanda, kapatid din. So, nung na-convict, victory. Doon sa mga ibang kapatid na dinemanda siya. At syempre po, bibilisan ko na lang tot, napakarami ngayon ay Spartacus Philip. Ito si Tats, nandito Ernesto Eugenio Olivia Ignacio Alembong Party List. Ano to eh? Counterpart to ng Pogi Party List. Ayun. Alembong Party List. Yeah, yeah. Star Little Boy Apa Janice is happy. Tani Andemi 27 sa pakin ko nanay mo Pichu John Ariel Yeye Dani Padilla Manuel Sevilla Miss Mrs. Esito Tambilisa, I am Gemini 8 Castle Alex, Henry ES, Hill Carlos, Campilan Boy, John Filipino, Vic Nambustos, Aldwin Jimenez, Mr. Polvo, Japok Tin from Taipei, Taiwan, at siyempre, si Rolly Mendez Tomas, si Michael Guy, si Ryan Ang, ay narito, nakikinig, William Gatchalian, Andrew Tan, Alex Cruz, Louis Gamboa, Bon Bayags, pupunta daw siyang Hong Kong and Macau, mamaya yata o bukas. Ayan. Basta Bon Bayags. Bon Bayage. Ay, Bon Voyage. Nakakaawa talaga si Atty. At syempre, nasa linya pa rin po ang ating friend. Oh, yes. Andyan si Survivor. Oo, nandyan na. Sino bang kausap natin? At hello, thank you, Tisay. Yes, oo. Mamaya, si Tisay na. Rito. Oh, yes, okay. At Miss Shalyn, nandyan ka pa ba? Andito ba po kami ni General Fero? Ay, oo. Pwede bang this time naman gusto kong makuha yung punto de vista naman ng iyong mga siblings? Ay, balita ko, nandiyan si Lenin at saka si Vlad. Andito po si Lenin. Si Vladimir. Sino bang... Pero wala po si Vladimir ngayon dito sa harapan ko. Sino bang sibling mo ang nariyan? Nandito si Carlos Alicadito. Ay, oo. Galing Amerika, kapatid. Interview. Good morning. Meron pa pala yun si Atty. Tapacio sa'yo. Hello.
Sir Carlos, po, Attorney Ferdy Topacio, dito sa programang Yes, Yes, Yo, Topacio sa DWIC 882 at Aliyuf TV 23, kasama si Miss Juvie de Guzman at syempre ang special guest natin, CCW President Jigs Magpantay. So, ang first question, of course, sa Sir Carlos is, anong feeling ninyo ngayon? Sir Carlos? Sir Carlos? Hello, sir. Sir? Ayun, medyo mahina. Sir Carlos? Sir Carlos, kamusta naman po ang feeling na nandiyan na nakuha niyo ang hustisya? Sir, narinig niyo po kami? Baka medyo... Mahina. Yung earpods, oo. Oh. Sir. Sir Carlos? Yes, sir. Ayun! Natali. Hello. Sir, ulitin ko po yung tanong. Ikaw na mag-ulit. Yes, Sir Carlos, si Juvie de Guzman po ito. Gusto lang po namin malaman kung ano po ang feeling na natanggap niyo po ang hustisya. I'm very blessed, of course. That's number one. And, you know, relieved, obviously. This has been like a really big fight for our family for a long time. So it's just very nice to see some smiling faces after such a long time. But obviously very blessed. Well, ang second question po namin sa inyo, I hope this is not too personal, ano? Noong nakita nyo, when you saw your brother, Nelson, inside the courtroom, how did you feel about him? Well, you know, for me, there's no more hatred. We just hope that he, you know, no harm on him. I hope that he's okay in jail. I think that's the best thing we could ask for right now. Okay, thank you very much, Sir Carlos. Shalen, back to you, please. Oo, may tatanong yata sa iyo si President Jigs. Okay po, sige po. Si Shalen, may tatanong kasabi mo. Ha? Ano, sabi mo kanina may tanong ka eh. Nakalimutan mo. Na-shock siya sa sagot ni Carlos eh. Nag-senior moment na yata. Ito yung sinabi niya kanina. Oh. Yung sabi niya kanina, parang bumalik yung tiwala niya sa hustisya natin. Yeah. That's good. Apo. Yeah. Oh, can you elaborate on that challenge? Was there ever a time na nagduda ka sa justice system? Yes po, attorney. And alam niyo rin po yan. I was very anxious, especially when we finished presenting our evidences. Pina-inhibit po yung unang judge na humawak po nito. Tapos po yung susunod na judge is nag-voluntary naman po na nagpa-inhibit. Honestly, I was devastated after that event. Kasi, I know that. It seems to me na parang, you know, something is happening na hindi ko maintindihan. Mm. So it's not going our way at that time. So I did not know kasi the justice system before. I did not understand how it works. Pero I had like doubts in it and that the timeline that na hinintay po namin para magkaroon po ng decision tapos at po ng process, no? So ipinaliliwanag naman po sa akin na ni Atty. Topacio at ng mga abogado namin na may proseso po talaga tayong dapat sundin at siyempre kasabay noon ang aming emosyon ng buong pamilya at kinakabahan, baka mamaya hindi po matanggap yung aming mga pinaghirapan na ebidensya. Yun po. So far, nag-change po yung lahat today. Okay. Anyway, congratulations Miss Shalen Antonio and to the entire Antonio family, General Lofero, so Attorney Banyes, Citizens Let Crime Watch, Volunteers Against Crime and Corruption headed by Mr. Boy Evangelista. Yes. Tulong-tulong po yan para makamit ang hustisya. More power to the justice system and God bless. Thank you very much po. Okay, thank you po. And very po, much. Si Miss Shalen Antonio, ang anak nung biktima, kasama si General Ferro at si Mr. Carlos Antonio at si Attorney Ibanez. Thank you very much. At kami po ay magbabalik. Ha? Ating oras po, alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba! Yes, yes, yo! Topa Show!
Yeah, mama, kasama ating oras alas 11:49 ng umaga. Siyempre po, Atty. Ferdy Tomasio kasama si Juvie de Guzman. Yeah. At yes, at lighter side naman tayo, medyo kanina ang atin e krimen. Although lighter side na rin kasi justice has prevailed. Ay meron naman tayong ibang panauhin. Kung kanina ay kamachuhan ni Jigs Magpantay ang inyong nakita, ngayon naman ay isang nakakabighaning kagandahan. Opo. Ikaw na mag-introduce sa pagkakito ay kaibigan mo, ha? No? Opo, mga kaibigan, sinurpresa ako kasi matagal ko na siyang ini-invite but talagang wala siyang schedule na available. Pero this time naman, sinurpresa niya ako kasi bigla siyang dumating. At buti naman, nakaabot ako. Yes. At talaga, sabi ko nga, ang lakas ng radar ni Attorney Tofasio dahil alam niya may bisita akong maganda. Matagal kasi ako mawawala kanya, ako'y bumabawi. Opo. Well, mga kaibigan, sabi nga itong babae na to ay entrepreneur. Talaga mas pinili niya na magnegosyo, pero nag-aartista rin po. So, strong independent woman siya. Yes. Na siya ay ano na, kumbaga sa kwan, established na. Yes, at nakakatuwa po kasi napakabait po niya na madali naman kaming naging magkadaupang palad anytime. Alam naman, from now. Kadaupang palad. Diba? Let's welcome Miss Tisay! Tisay! Good morning, Miss Tisay. Thank you for having me here sa Yes Yes Yot. Thank you, Attorney. And of course, thank you, Miss Juvie. Kasi in-invite mo ako dito. Sa mga manonood, hello sa inyong lahat. Ayun. Ito mo naman, ha? Ang tawag dyan sa ganyang boses ay bedroom voice. Parang parang galing sa ilalim ng baol. Ay, hindi naman. Iba na nakakatakot naman yun. Hindi. Ano yun eh, yung mga scam yun eh, di ba? Yung ay, di naman. Ginto-ginto. Hindi po. Ang sabihin lang, pag galing sa ilalim, yun, talaga ay napakagandang boses na parang galing sa ilalim. Oo. At nabanggit na Miss Tisay ni Ate Jubes na ikaw daw isang entrepreneur. Yes. Pwede mong ibanggitin dito. Ito mo dito, yung business mo. Ang iyong mga business. Ito ba yun? Ay, hindi po. Ay, babatala ko yan yun eh. I-plug mo. Dito. Yes po, syempre, salamat kasi binigyan niyo ako ng pagkakataon na i-promote ka dito ang aking business. Syempre, Tisay Tambayan Resto Bar sa Bagong Silang, Caloocan. Yes, Resto Bar. Nasa Facebook ba yan? O nasa may yes, website po, may, ba yan? May page po kami, Tisay Tambayan Resto Bar. And syempre, ano bang matatagpuan doon sa Resto Bar na yun? Siyempre, sa baba nun, resto siya. Tapos sa taas, mayroon siyang KTV. At saka, siyempre, may yung mga mahiling mag-party-party dyan. Ba, pwede tayo dyan, Jigs. Siyempre, welcome anytime. Sige, at Kwan, hindi, huwag pumunta naman kami sa resto na yan. Hindi naman kami maa-aresto. Hindi naman, ha? Bawal ang minor de edad dun. Siyempre, tama-tama na po yun sa mga edad na pang-adult. Saan eksaktong address niya? Sa phase 8A. Literato ka dyan. Ipakita natin. Ayun. Miss Tisay Resto Bar. Resto Bar. Tisay Tambayan Resto Bar. Tisay Tambayan. Tatambay tayo kaya dyan. Kaya po nasabing tambayan kasi talagang tinatambayan yan. At tinatambayan. Walang order. At least wala sa kanto. Ayan. Mga tambay sa kanto. Opo, talagang Ayun po. Ayan, pakita natin. Ayan. Ah, ito. Ayun. Tisay Tambayan Resto Bar. Ayan. Asan ba yung mga litrato nito? Ayan, Ito ba yung mga makikita nila dyan? Ito? Ay, iba. Hindi yan. At nabanggit din. Hindi mo sa kanya tungkol doon sa mga showbiz naman niya. Ang nga pala. At showbiz naman talaga itong this lady. Yes po, syempre kakatapos lang ng taping natin dyan sa TikTok Lock. At saka syempre sa April 8 tayo sa Bubble Gang naman tayo. And then syempre mamaya may taping ako sa Margo TV Philippines. Host ako dyan mamaya. So see you Margo TV. At syempre si Sir Jigs Magpantay na biglang nakita ko dito. Nice seeing you here, sir. Nahuli ko ako dito. Nagkatugma-tugma ang ating mga landas. Attorney Ferdy, gusto ko lang pasalamatan yung nagbigay sa akin ng libre kasi yung mami ko nga po hindi makalakad. Ngayon, dahil sa kanilang kagustuhan, si mami na 85 years old, dito siya gumaling.
gumaling at nakalakad siya, ang bilis lumakad, attorney. Hmm. Yung mga klaseng ganito, yung mga ganyan. Ayan, no? Ayan. Isang beses, ano natin yan? Opo, i-guess natin kasi, kaya hindi ko na muna babanggitin. Pero salamat po sa, alam niyo yung pagtulong po, yun po yung malaking bagay. Kaya pinasubok mo yun sa mami ko para makabalik yung kanyang lakas. Siguro, dapat kailangan ko nito para yung aking tuhod, ha? Opo, sa tuhod, yan. Yan. Kailangan matibay yung tuhod, eh. Opo, sabi nga ni Doc Welvin, eh. Dahil daw dyan, nakalakad siya na maayos. Mawawala ang lahat na namamaga. Ayan. Ayun. Okay. Eh, minsan-minsan dapat may namamaga eh. Siyempre, bago mamaga ang lahat, sabi nga po, kailangan tiwala lang. Pag may produktong ginagamit tayo, dapat magtiwala. Anyway, curious ako rito kay Tisay. Paano ka nag-umpisa dito sa business? Ilang taong ka nung nag-umpisa ka sa pagninegosyo? Actually, ngayon taon lang po, nag-start ako as... Nung una po, nasa mundo kasi ako ng PNBS. So, presidente po ako ng 846 na Grab tsaka Joyride car driver. So, hello sa mga nag-grab dyan tsaka nag-joyride, syempre. Joyride car lang po tsaka Grab car. Yun, talagang nasa business ka. Yes, ano? Talaga. So, andito po tayo sa, nasa mundo ako ng transportasyon po. So, alam ko nanunod silang lahat. Thank you kasi... Andiyan ang suporta nila sa akin lagi, UGP. Ang pangalan ng grupo ko ay UGP, United UGP. Group Philippines po. Ayun, dapat mabigyan ka ng discount pag kakunta rito sa... Wala ang problema, pag bitbit na lang ko kayo ng mga motorsiklo yung pamimigay. Kotse po yun. Wala pong problema. Kotse? Coding po kayo, pwede kayo ipasundo. Ayun, maganda. UGP ha? Narinig nyo ako, UGP ha? Anyway, anong mensahe mo bago tayo... magtapos, ano? Anong mensahe mo sa mga strong independent women na katulad mo na gustong pasukin ang mundo ng business? Ayun, syempre sa mga kababaihan natin diyan, lalo na yung mga may pinagdadaanan, syempre dahil galing tayo diyan, no? Galing ako sa may pinagdadaanan dati. Andun ako na nalugmok ako, alam niyo yung ganun. Mas magandang hindi, wala tayong inaasahang ibang tao. Ang ano ko sa sarili ko ngayon, ang goal ko ngayon sa sarili ko, yung sinasabi nga nila na hindi pera ang makakapagpasaya sa'yo. Yun ang sinasabi ng iba. Pero, alam nyo, kapag wala kayong pera, ngingiti ka ba na nagsha-shopping ka ng kung wala kang pera? Di ba, mas nakakangiti yung magsha-shopping ka, may bit-bit ka, tas may pera ka pambayad. Yan na. Yeah. At ang pambayad mo ay nanggagaling sa sarili mo. Ayun! Maganda. Diba? Siyempre, di ba? Siyempre, ang may advice ko sa kanila, lalo na sa mga karelasyon dyan. Karelasyon? Karelasyon dyan, oo. Karelasyon, di ba? So, hindi tayo sasandal sa kung mga kababaihan tayo, hindi tayo 100% nasasandal yung financial natin sa partner natin, tumulong din tayo kasi ang tao kasi come and go yung mga yan, so hindi parang sugal din yung relasyon, no? So para prepare kayo na in the future mag-iipon muna kayo habang may karelasyon kayo. And then mag-ipon kayo para pagka dumating yung panahon na hindi natin inaasahan, syempre hindi naman natin inaasahan ang future natin, di ba? So ang gawin natin, iipon, then bumangon kayo. Katulad ng ginawa ko, bumangon ako ng mag-isa at ito na nga. Nandito na nga ako na successful naman ako sa negosyo ko, sa career ko. So maraming salamat sa mga sumusuporta. Ayan, sa madaling salita, huwag kayong magpapauto sa lalaki. Yes, huwag kayong sugar mommy. Yeah. Anyway! Happy birthday kay mommy, kay Mrs. Topacio. Ayan, may you all have more blessings. Okay, at sa notang yan, mga kasama, ay magbibigay daan na tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Yes! Jet Patrolya! Ngunit bago po kami magwala sa araw na ito, ay magbigay pugay po tayo sa lahat ng mga taong nasa likuran ng tagumpay, hindi lamang ng Yes Yes Yo Topacio, kundi ang lahat ng programa sa ANU TV 23 at DWIC 882. Umpisahan natin! At syempre, ang news director natin, maraming salamat kay Ma'am Judith Estrada Lariño. Desk editor, Drew Nacino. Tech engineers, nandiyan si Wender, Contehino, of course, si Jeneline Rico Hermoso, Hober Kahanding, at si Kent Sale. Teleprompter operator natin, si Neil Joy Abelia. Ang writer natin, si Raisa Dadia, Mayan, si Palma, and Jen Patrolya. Ang ating communication sa assistant, si Daniela De Guzman, at si Miss Jacqueline Santos. Welcome to DWIZ. Siyempre, yung mga interns natin, si MJ Remundo, Ira Ortega, Marie Garcia, and Jandriel
Javier. Happy happy birthday muli kay Sir Dennis Antenor. Siyempre, ang ating bossing. Ng DWIZ. Ating VP for Business Development dito sa Aliw TV 23 at DWIZ. 882 ako po. Si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Tomasio. At ako rin si Judy Guzman. Maraming salamat po. Muli po. Mag-iwag kami ng mga katagang susu pil sa inyong kasalanan. Kasalanan? Kikitil sa inyong... Ano mang kikitil? Kikitil mo sa inyong kaisipan. Kawag makikipil. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes Yes Yo, Tapasio.